umaga, ako si Binibini Rosemary Peralta Mariano mula sa pangkat ng Co-Ed 1A. At ngayon, aking ibabahagi ang aking mga kaalaman sa pamamagitan ng modernong panunulaan. At ngayon, kung gusto nyo rin malaman, tara at ako'y inyong pakinggan. Simulan natin sa kung ano nga ba ang komunikasyon. Ang komunikasyon ay isang pagpapalitan ng impormasyon at saling daan sa pakikipag-sosyalisasyon. Ito ay napakahalaga sapagkat ating mga saloobin ay naipapadala kung ano nga ba ang nais natin sabihin sa kanila. Mahalaga ito sapagkat ito ang pagpapalitan ng mensahe upang malaman kung ano sa mundo'y nangyayari at tayo ay magpasalamat dahil tayo ay may sariling wika. Sapagkat kung walang wikang malamang ang komunikasyon ay wala wikang Pilipino. Wikang Pilipino ang pangunahing wika sa bansang to at wikang Pilipino ang gamit ko, napatunayan ko, na napakahalaga at napakalaking tulong nito sa buhay ko sapagkat sa pamamagitan nito, napakadaling ipahayag ng mga nararamdaman ko kaya hanggang sa huling hininga ko, wikang Pilipino ang gagamitin ko. Kaya sa mga kapwa ko kabataan, tayo na't mahalin ang wikang nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan, ang wikang nagbigay sa atin ng kalayaan sa pamamagitan ng paggamit nito sa araw-araw na pamumuhay sa tamang paraan. Ngunit sa pakikipagkomunikasyon ko, siguro ay nasobrahan lang ako sa pagbabahagi at pagtanggap na impormasyon sa ibang tao. Hindi ko na malaya na ang iba pala dito ay hindi totoo. Marahil ito ay gawa-gawa lang ng tao o narinig lamang sa chismisan din sa kanto na diwala naman ako at akin din binahagi sa ibang tao. Sa pag-aakalang ito ay totoo at yun ang pagkakamali ko. Ngunit ngayong alam ko na, mga dapat isaalang-alang bago magkwento sa iba, sisiguraduhin ko muna kung ang mga detalye ay totoo o imbento lamang mula sa ibang tao dahil alam ko, isang pagkukwento ko na hindi totoo ay maaaring magbago ang lahat sapagkat ang balita ay mabilis kumalat sa isang iglap nagbago ang lahat. Kaya nais kong pasalamatan ang aking guro sa Pilipino na si Ma'am Princess Manahan dahil sa kanya'y napakarami kong natutunan simula pa lamang sa unang kabanata kung paano tayo inabigyan ng wika, kung paano ang bansang Pilipinas ay naging malaya. At dahil nga nais lumawak ang mga kaalaman, pinagpatuloy ko ang pagbabasa sa kabanata isa. Binuklat ang mga pahina at doon ko nalaman ang wikang Pilipino pala ay batay sa iisang wika lamang habang ang Pilipino ay maraming wika. Kasama na dito ang English at Kastila. Ang Tagalog pala ay sinasalita lamang sa isang partikular na lugar kagaya dito sa atin sa Katagalugan. Marami talaga dito ang mga bagong kaalaman at aking binuklat pa ang mga pahina hanggang umabot ako sa kabanata dalawa. Sa unang pa lamang ng pahina ay may mahalaga na akong natutunan na impormasyon pala dito sa mundo ay kalahating totoo at kalahating kasinungalingan at napakahalaga raw ng pagbabasa dahil ito ang ugat ng karunungan at dito ko nalaman sa daloy ng kaalaman na ang batis na impormasyon pala ay nakakategorya sa tatlo, ang primarya, sekundarya at elektroniko. Ang mga impormasyon makukuha sa primarya ay galing mismo sa nakakita katulad na lang ng dokumento at kontrata sekundarya. Ito ang mga impormasyon galing sa iba na nalaman lamang dahil sa nagsaksi o nakakita katulad ng mga libro, diksyonaryo at encyclopedia. At ang huling hanguan ay ang elektroniko, pinakamabilis na magbahagi na impormasyon dito. At sa patuloy ng pagbuklat ko nito, umabot na ko sa kabanata 3. Gawain pang komunikasyon ng mga Pilipino, chismisa ang unang bumungad sa pagmumukha ko na parang sinabi sa akin na